Hi guys! Welcome! Dito sa Resantaro. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a love reading for collective. Your energy at this time. Death card in reverse. You're ready for start for new beginning. Fearless ka na, parang nawala yung mga hesitations mo sa katawan. Nawala yung mga doubt mo sa sarili mo. Kasi may mga nagbago na sa'yo. Hindi lang nagbabago ka ngayon. May mga nagbago sa'yo. At yan ka na, yung bagong ikaw. Fearless. You believe in yourself. You don't care what others think of you. You don't care kung ano yung magiging result ng pag-take mo ng risk. Magiging napaka-courageous and napaka-tapang mong risk taker na yung iba ay matakot sa mga pinag-take mo na risk or parang kabahan or ninerbiusin, pero ikaw hindi. You don't care. Kahit siguro sa mga competition, no? Di ba meron mga kinakabahan, ninerbius, ikaw hindi. You're very confident here. Confident and you don't care sa iba. Sabihin ng iba, si parang yung pantalon niya ay parang may tagpi-tagpi pa, no? And, parang joke lang, parang hindi nagsiseryoso. Tingnan na parang jester, no? Parang, you don't care what other will say about you. At you don't care kung ano yung mga challenges na pagdadaanan mo. Parang hindi mo na iniisip yung mga negative eh. Naka-focus ka sa goal mo, sa positive, sa change. Kasi may nagbago na sa'yo. At malaki yung nagbago sa'yo. May nag-transform na sa'yo. Kung dati ay aware at careful ka dahil sa sabihin ng iba or dahil sa takot, sa fear, ngayon, baliktad na. Bago na yung ikaw. Malaki na yung pagbabago sa iyo, ganun. Yung ikaw mismo ang nagbago. And you can pursue anything without fear. Without hesitation, without doubt, a doubt. Kahit sa pag-apply ng work or i-pursue yung career mo na gusto mong i-pursue or magtayo ng business or anything, hindi ka na magkakaroon pa ng doubt sa sarili mo. Scorpio. More information about you here. Your main energy.
nasaktan ka, binetray ka ng soulmate mo, ng taong magaan yung loob mo sa kanya, yung taong maging komportable ka sa kanya, binetray ka or dinump ka, iniwan ka nga, nasaktan. Nagkaroon kayo ng harmonious relationship na yung taong yan. Naging sweet kayo sa isa't isa. Clarify ka. Tinraidor ka ba ng taong yan? Hindi. Hindi naman. Binigyan ka lang ng problema niya. Isipin. Saktan ka. Iniwanan ka. Dinam ka. Oo. Iniwanan kang puno ng problema. Isipin. Baggage. Burden. Or responsibilities. Or baggage talaga. Yung mabigat. Yung loob mo. Puno ka ng problema. Yeah, burden nga. Ano? Para nagkaroon ka ng anxiety, stress, depression. More information about you. Clarify ko. Actually, hindi ka na ano yun. Hindi ka na guarded. You're ready and you're positive. And you're open to accept a stable and a serious offer from someone na magsiseryoso sa'yo. Bold, daring. You're ambitious now. Nasaktan ka kaya nag-transform ka. May mga nagbago sa'yo. Kasama yun sa pagbabago. Sa mga nangyaring change sa'yo. At itong uumpisahan mo, kung ano man yung uumpisahan mo, kung ano man yung sisimulan mo, magiging rest taker ka na dyan eh. Magsasucceed ka, magtatagumpay ka with the sun. Magtatagumpay and maging triumphant ka, victorious. You will earn money na substantial, na continuous yung income. Makaipon ka. Klaro na yung isipan mo yun. And sharp. Like a sword. Intellectual ka. Logical. Very honest and optimistic, charming, very charming, hardworking, magpatuloy or magtuloy-tuloy na yung success na yan eh, tuloy-tuloy na yan magkukumit ka sa career or relationship na papasukin mo. Nasisimulan mo kasi magtatagumpay yun. Tuloy-tuloy na yun. Gusto mo pa rin ba yung person na nagbigay sa'yo ng problema? Burden, sakit,
kasanin. Gusto mo pa rin bang maging kayo muli? Oo, gusto mo pa rin. Kahit lumayo na siya, gusto mo pa rin. At driven ka. Gusto mo magtagumpay. Kahit magmukha ka pang fool sa tingin ng iba. Or kahit na parang magmukha kang foolish dahil gusto mo pa rin siya. Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Energy ng person na gusto mong makabalikan. Yung person mo na nandump sa'yo. Ay, death card. Sasaktan to ngayon, may pinagdadaanan. O ikaw, tapos ka nang dumaan sa transformation, si emotional to ngayon. Itong person mo na to ay dumadaan sa transformation. Binabago to ngayon. At may mga pagbabago din sa kanya. May mga magbago, may mga change. Nagiging emotional to ngayon. With the King of Cups at nagiging mas understanding. Nagiging understanding siya and nagiging loving itong person na to. Bukas na yung heart chakra niya. And nagiging mature siya pagdating sa relationship. Pero patuloy pa rin, dumadaan ang transformation to. Kumbaga, pinupurify ba? Yun. Main energy ng person. Main energy ng person. Boom. Ayaw niya na mag-antay. May give up na siya. Kulang siya sa pasensya. Kulang siya sa pagtsatsaga, sa pag-antay. Hindi siya matsaga ang mag-antay. Or ayaw niya na mag-antay. Yan yung person mo dito. Kasi feeling niya useless or worthless ang pag-antay. More clarification about your person here. Clarification or information. Clarification of these cards about your person. Three of Pentacles. May dinidesire to na kausapin or matagal niya nag-iniisip yan na makipag-usap. Energy niya pa lang to eh. Meron siyang balak na senda ng message or puntahan, travel or message. Kumbaga, a-attack siya ng message or pupuntahan niya. Parang ganun ang pa-attack. So, or bigla niya na lang i-message kasi hindi siya matahimik or hindi siya mapakali hanggat hindi siya nag-message or hanggat hindi siya nag-take ng action.
sa bagay na yun, sa person na yun, o ikaw man yan. This person wants to talk. And makipag-usap. Bakit? Dahil yung taong nagkaroon sa kanila ng separation, so possible ikaw yun, ay mahalaga pa rin sa kanya. Yung taong nagkaroon sila ng hiwalayan na wala ng communication, wala ng kibuan sa kanila. Kung ikaw man yan, yung person niya dito na nagkaroon ng hiwalayan sa inyong dalawa, kung ikaw man to, ay mahal niya pa rin. Ayun o. Kung baka kanya-kanya na kayo ng buhay, hindi niyo na kinakausap or kinikibo yung isa't isa. May mga sarili na kayong buhay or pinagdadaanan sa buhay, no? Yung naging aloof siya sa iyo or ikaw or both of you na dinistant yun na yung sarili niyo sa isa't isa. Ganun talaga pag naghiwalay, di ba? Yung wala ng communication, hindi niyo na kinikibo or kinakausap yung isa't isa, wala nang nagre-reach out, ganun talaga yun. At yung ayaw yun ang kausapin pa yung isa't isa, di ba? Pero mahal niya pa rin yun, no? Nasa puso at nasa isipan niya pa rin. Hindi niya makalimutan. Hindi niya ma-erase sa puso niya. Napapaisip pa rin siya at emotional pa rin siya sa taong yun. O ikaw man yun, yung taong yun. Energy niya pa lang to. Scorpio. Scorpio, no? Hermit, Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Feelings ng person mo sa'yo ngayon. The Empress and may isa pa eh. Ikaw pala to. Ito nagkaroon ng hiwalayan sa inyong dalawa. Na gusto niyo magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Ikaw pala yung tama. Oh, yun. Yung hiwalay na kayo, break na kayong dalawa, pero mahal ka pa rin niya. Iniisip ka pa rin niya. Nasa puso at nasa isipan ka pa rin niya. In love pa rin siya sa'yo. Emotional siya. Pagdating sa'yo. Sensitive yung damdamin niya pagdating sa iyo. Pag sensitive, madaling mapaiyak. Madaling mapaluha. Madaling ma-hurt. Diba? Pag sensitive. Pag naging sensitive yung feelings mo sa isang tao, pag minahal mo, diba? So, ganun siya pagdating sa iyo. And full of attraction with the Empress. Gusto ko niya mapangasawa eh, ang magkaroon ng balance yung dalawa. Para bang
natural na nato-drone siya sa'yo with the Empress. Na-connected yung isip niyo intuitively ba? Kasi intuitive yung Empress eh. This person loves you. Your whole personality. Your whole body. Yung buong ikaw. How your person sees you. I know, 8 of Wands. Nakikita niya sa iyo ay ang taong mahal niya. Ang taong tinitibok ng puso niya. Ang taong dinidesire niya makausap. So loving and caring. Yung yung nakikita niya pag binivision ka niya. Full of love. Full of emotion. As a person, ano kang klase ng tao daw? Para sa person, ano kang klase ng tao? King of Pentacles. Hardworking. Grounded. Mapera. May influence or may influensya. King of Wands. Confident, attractive, charming, passionate, goal-driven, ambitious, napaka-busy, and may pagka-materialistic. Fiery yung personality. Mapera na attractive pa. Ganon. Ano yung feelings mo in sa person? Oh. Queen of Pentacles. Interesado ka pa rin sa person mo. Unstable na you're in separation right now, pero interesado ka pa rin na mag-spy sa kanya, obserbahan siya, gano'n. Ano ba yung gusto mangyari ng person mo sa inyong dalawa? Ang ipaglaban nyo. Ang pagmamahalan nyo. Ganun. Ang mag-focus kayo at ang maging dedicated sa gusto nyo
or sa goal nyo na magkaroon ng stability sa inyong dalawa na magsama kayo. Na you will fight for your connection, na mag-effort kayo sa isa't isa. Ano pa? Ano pa yung mga gusto nyo mangyari sa inyong dalawa? And we have here the Two of Pentacles. Na huwag nang ma-stuck sa yung pag-juggling. Baga mag-decide na na kung ano talaga yung desisyon ng bawat isa sa inyo. Kung ano talaga yung matimbang ay kailangan ng piliin. Kung ano yung kunwari ay may decision ka or option or choices, ay makapagpili ka na. Or you will choose to recover, to forgive him or her. Ang i-let go yung pain, ang kalimutan yung sakit. And you choose stability. And yung magkaroon ng security. Ikaw to. Ang gusto nyo mag-recover ka na sa nangyaring parang dinam ka niya, iniwan ka niya, nasaktan ka. Na yun yung piliin mo. Ano pa yung gusto nyo mangyari sa inyo dalawa? Marriage. What's with the Nine of Wands here? ang protektahan, ang maprotektahan yung pagmamahalan nyo para wala ng problema. Gusto niya nga malagyan ng guard, protection, or depensahan yung inyong connection, yung inyong relationship, yung marriage ninyo pag kinasal na kayong dalawa. Para hindi na kayo mamroblema, para hindi na kayo magkaroon ng anxiety. Para wala nang sakit sa ulo, ganun. Maybe may mga tao gustong manggulong, mag-destroy ng inyong connection. Kaya gusto niyong protektahan yan. Or gusto niyong protected yan. Lalo na pagka nakasal na kayo. Magiging napaka-protective niyan. Territorial. Ayaw niyong may mang-intrude or manghimasok or manggulong or magdala ng problema or sakit sa ulo sa inyong pagsasama, sa inyong relationship. Possible na nadala na siya or may experience na may nanggulo, may nanghimasok sa inyong relationship, may nangialam, may nangintrude. Ano yung gusto mong mangyari sa inyong dalawa na person? Yung mapangasawa talaga siya, yung magkaroon ng balance sa inyong dalawa.
Kanina pa to, sa energy. Ang mapangasawa mo yung person mo, ang magkaroon ng new beginning. Hindi lang basta new beginning. New beginning na malaki na yung pagbabago sa inyong dalawa. Na may growth na. Na hindi na katulad ng dati. Baga, bagong-bago na. Ang maging spouse mo na siya. At ang may balance na. Kung dati ay walang balance yung relationship nyo ngayon, ay may balance na para mag-grow siya. Para maging masaya kayo. Para harmonious yung inyong relationship. Ano yung gusto mong iparating sa person? Or ano ang gusto mong sabihin sa person mo? So that. Eight of Cups. Five of Cups in reverse. Gusto mo nga magtagumpay na makabalik sa kanya. Nang sa ganun ay makarecover ka na sa sadness, sa grief. Sa emosyonal na pinagdadaanan mo. And yung kahit na patago, kahit na pasnik, no? Kahit na may kahit na may gagawin pa kayong deceit. So, possible yung isa sa inyo ay may karelasyon na kailangan na mag-sneak or ang takasan or may takasan para lang magtagumpay na magkabalikan kayong dalawa. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo or ang message ng person mo sa'yo? Hangman. Meron naman. Hindi naman daw siya defensive. Yun nga lang, ayaw mag-take na action. Hindi naman daw niya i-resist or hindi niya ni-resist yung connection niyo. Ready naman siya for a new beginning. Positive naman siya. Na-inspire siya. At na-excite siya. No? Na-excite siya pag magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Pero, ano, wala siyang gagawing action. Nakahanglan siya. So, possible. Ang gusto niya parating sa iyo, mag-antay na lang siya kung kailan ka mag-take ng action towards sa kanya. For clarification, ano yung message sa inyong person? Ano yung mamensahe sa inyong person? So, ibig sabihin, hindi siya mag-take ng action. Siya yung mag-antay sa'yo na mag-take ng action. Nandiyan lang daw siya, nag-antay, nag-abang ng action mo towards sa kanya. Open siya, hindi siya magiging defensive. Hindi kanya ipagtatagbuyan, no? Ano pa yung message yung person sa'yo? Mahal ka daw niya. You know, mahal na mahal ka niya. In love siya sa'yo. Pero bakit ayaw niya mag-take ng action?
ang gusto niya, ikaw ang mag-take ng action, ikaw mag-offer ng a cup of love sa kanya. May pride to. May pride chicken yun, guys. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan ko dito sa akin channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Ngayon, sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga na-resonate sa reading nito.